A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. God is good. Yes. All the time. God is good. Amen. All the time. Praise the Lord. God is good. All the time. God is good. All the time. Oh yeah, God is good all the time, man. All the time, God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting, Mondays to Fridays, 7 p.m. hanggang alas 8 ng gabi. Ako si Pastor Ruben ng Jesus Comfy Church. Mapagpalang gabi sa ating lahat. Praise the Lord! Ayan, thank you Lord. At syempre, para sa ating mga first timer joining us tonight, paki-comment dyan, new blessing! Ang Diyos na buhay, binabati natin ang ating mga kapatid sa mga laging maaga. Good evening sa inyo, Sister Grace Omori, Mami Beng, sa inyong family. Salamat sa Diyos. Thank you Lord din kay sa inyong family, kay Melody Joy. And Melody and Joy Pacho, praise God. Binabati natin si Tita Nita and Tito Renny. Good evening sa inyo dyan, Sis Lola and Sister Ruth. Praise the Lord! Siyempre, para sa ating digital evangelism, huwag nating kalimutan i-share. Sabay-sabay tayo sa ating live video. Gawin natin to. Share. Ayan. Right post. Yun. Posted na. Share na. Thank you, Lord. Comment na lang dyan. Share dyan. Brother Ken Barrientos. Good evening, Sis Novi. Salamat mga kapatid natin dyan sa Middle East. Salamat sa buhay mo, Sister Maureen, Ate Riza, Erliza, Kuya Jun. Shout out sa lahat ng kasama nyo dyan, Brother Richmond Cuenca, Ate Ricadel, and Kuya Zen. Good evening sa inyo. Kapagpalang gabi, and good evening din sa ating mga kapatid dyan, Sister George, Mika, and Sister Ercy. Thank you, Lord. Samahan nyo ako. Hingi tayo ng gabay sa Lord through our prayer. Praise the Lord. Tara't manalangin muna tayo. Thank you, Jesus, our Heavenly Father. Maraming salamat, Lord. Tonight, we give you glory, honor, and praise. Thank you again for the opportunity na kami po'y makakarinig galing sa iyo. At salamat sa mensaheng hinahanda mo para sa amin. Ang aming pong prayer ay ang paggabay ng Banal na Espiritu. Bigyan niyo nga po, Lord, kami ng bukas na puso na handang tanggapin ang iyong salita. Na ito ay maitanim, tutubo, lalago at magkakaroon ng maraming bunga, magagandang bunga, magtatagal, pagbabago sa aming mga buhay. Hindi lamang kami magiging tagapakinig, Lord, kundi isa sa buhay namin ang iyong salita. Salamat po that this social media, Lord, ay isang platform na patuloy namin gagamitin for the advancement of your kingdom, Lord God. Kaya, Lord, tulungan niyo po kami ibahagi ka sa aming mga mahal sa buhay. And even those people na nasa ibang lugar, ibang bansa, open our hearts to you, our Lord. We pray, Lord, for wisdom, knowledge, and understanding na ang mga mensahe mo ay talagang makikita namin ang sarili namin sa mga dapat naming baguhin, dapat naming sundin at isuko sa iyo. Panginoon, salamat ang aming panalangin. Ito po ay manahan sa aming kalagitnaan. Kaya kami magpupuri sa iyo dahil sabi mo, you dwell in the praises of your people. Kaya Panginoon, ngayong gabi, pupurihin ka namin. Aming mga puso ay nananabik na ikaw ay maranasan, makasama. Kaya Panginoon, hayaan niyo po na ma-experience namin ang iyong presence. Yung peace and joy. And kasabay niyan, Lord, pinalalakas mo yung aming katawan. Paging ang aming internet connection. Maraming salamat, O Diyos. Muli, Lord, bless your people. Mga first time, second time, mga kapatid namin at regulars, bless us in many ways. As we commit ourselves to you and we surrender our lives, Lord, we are your children. We are asking you to bless us. Maraming salamat, Father. At muli, ninaniyahan po namin
sa gawain ito. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos sa buhay. Amen, amen, amen. Salamat sa Diyos. Thank you for joining us sa ating prayer. Maya-maya, kakanta na tayo. Awitin natin yung nananabik. Yeah, praise the Lord. Yung ating puso talaga. Isa lang yung nais na makapiling ang Panginoon. Maranasan siya kahit tayo nandito sa lupa. Kaya salamat sa Lord sa mga kapatid natin for joining us sa ating OPM. Paki-comment yung ating lyrics na nanabik. Magandang gabi, Sister Vilma Mandapat, Sister D. Johan, sa inyong family, Jesslyn Tangtang. Good evening, Brother Sai. Ayan, praise the Lord kay Brother Ding Dong and Sister Michelle. Congratulations sa inyong buhay. Ayan, paki-comment yung mga first-timer natin dyan, Sister Josepha de Ocampo, Sister Neri Monson. Salamat sa mga pagtataga, mga kapatid. Ayan, ay service natin kay Lord. Good evening din sa inyo, Sister Josie Nogoy. Si Lorelei, magandang gabi din sa iyo, kapatid. Salamat sa Panginoon. Tara't magpuri sa ating Diyos. Mami Ben, good evening. Thank you, Lord. Hallelujah. Nananabik. Salamat, Panginoon. Panginoong Jesus,
Nananabik. Mapapakinggan niya sa ating YouTube channel at marami pang awitin yung mga sermon replays nandoon. Kaya mag-subscribe para lagi tayo updated sa mga videos. Praise the Lord! Ayan, pass mo lang dito sa OPM. Praise the Lord sa buhay ninyo. Welcome sa ating online prayer meeting. Mondays to Fridays po natin to ginagawa. 7 hanggang 8 dito sa Facebook Live. Ina-encourage namin kayong mag-like and follow sa Jesus Comfy page. Sa page natin dito, para lagi po kayo updated sa mga araw-araw nating mga Bible verses na pinopost. At ito'y magsisilbing encouragement at liwanag sa ating mga buhay. Kaya purihin ang Panginoon! Ayan, binabati natin yung mga kapatid natin. Thank you Lord for joining us. Ha? Salamat sa family ninyo, Sister Kathleen Sabio. Praise the Lord! Binabati rin natin si Sister Feli Quirante. Good evening, Sister Feli. Sister Maribel, good evening. Kay Clarence, Brother Jonard, Sister Winnie, praise the Lord. Good evening din kay Brother Alan Limeta. Thank you, Lord, sa buhay ninyo. Si Zane Pagara. Salamat sa buhay mo, Sister Jane. Ayan. Sister Hansel Blancas, Brother Hugh, Sis Maricel, Kuya Yuma. Si Tita Lorna Avelino, good evening sa inyo, Mama Rita. Salamat sa buhay niyo. Ganun din si Sister Lydia Mitra. Praise the Lord. Ayan, mga kapatid natin sa ating J-Comfy Canada. Salamat sa aking Tita Jane and Tita Joel. Brothers and sisters, si Brother TG at Sister Josiel. Kasama yung kanyang daddy, si Brother Twini. Salamat sa Panginoon sa buhay niyo. Tuloy-tuloy tayo sa gawain. Comfy break muna. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Praise the Lord! At para sa ating Comfy Break Bible Quiz Bee, alam nating lahat itong istorya ni David at si Goliath. Ano daw yung ginamit ni David para si Goliath ay pabagsakin? Siyempre, alam natin yan, yung kanyang slingshot, di ba? Letter C ang sagot, a sling and a stone. Pero alam nyo, pag inisip natin to, parang pag in-explain natin in the natural, paano nga ba mapapabagsak ang isang higante, 9-foot-tall na si Goliath sa pamamagitan ng lang isang bato, di ba? Dahil ba mayroong accuracy si David? Eh, pinapakita ng Bible dito na hindi talaga si David ang tumalo. Ginamit lang siya ng Panginoon para gapiin
ang gulayat na umaalipusta sa pangalan ng Panginoon. At si Lord talaga ang nagbigay ng tagumpay. Bakit? Siyempre, alam niyo, pag tinamaan, di ba, sa noo, dapat ang bagsak niya pahigay. Pero pabagsak, padapa ang bagsak ni Goliat. Kumbaga, pinapakita dito na meron talagang kapangyarihan na kasama si David. At siyempre, yun ang ating Panginoon. Kaya ang tinuturo dito, ano man yung meron tayo, ano man yung hawak mo ngayon, yan ay magbibigay sa'yo ng tagumpay kahit dahil kasama mo ang ating Panginoon. Thank you, Lord. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Ayan, salamat sa Lord. At siyempre, salamat sa mga patuloy na sumasagot sa ating coffee break. Natuto ka na, mananalo ka pa weekly ng ating mga load and prizes. Gcash, pwede din po yan. Weekly natin binubunod yung ating mga sumasagot ng tama dyan. Ayan, na Brother Mato Gohel, good evening. At sa lahat ng kasama niyo dyan, Sister Janet Kison, praise the Lord, isang malakas na amen. Chela Ipopia, good evening sa inyong lahat. Thank you, Lord. Mga kapatid natin sa J Coffee Chicago, Brother Ronel, Sister Kay Napoles, sa ating J Coffee Greece, Pastor Bong, Pastora Josephine Ilagan, Sister Charito Mapalo, sa mga kapatid natin sa China, Sister Ria Quaresma, good evening po. Konbawa sa ating mga kapatid sa Japan, Sister Ibeng Austral, Miki, Sister Tess, Sister Ethel, Mami Kylie, good evening. Ayan, paalala sa ating digital evangelism, tuloy-tuloy ang pag-share. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagtatag ng ating mga loved ones. Salamat sa Lord. Ayan, mapagpalang gabi din. Okay, basahin natin ang salita ng Diyos in Luke chapter 1 verse 26 to 28. Luke chapter 1, 26 to 28. As you open your Bible, kami ay excited muli. Makita kayo. Lagi na tayo nagkikita. Nagsasama-sama sa ating physical gathering sa darating na Saturday kasi family day. Ayun. Alauna ng hapon, 12:30 ang call time natin sa may Imus, sa Lotus Mall. Ayan, praise the Lord para sa ating family day. Excited na kami to bond with you, fellowship together. Kaya purihin ang Panginoon sa darating niya na Sabado. At syempre, pagdating ng Sunday, online muna tayo. Alas 10 pa rin ng umaga. Joanna Rain, good evening, sir. Okay, praise the Lord. Basahin natin ang Word of God sa Luke 1, 26 to 28. Ayan. Sabi ng salita ng Panginoon ng ika-anim na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakda na ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Salamat po aming Amang Diyos na nasa langit. Sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, salamat sa pagbasa ng salita. Salamat sapagkat binibless mo ito sa aming mga puso. Dalangin namin na ikaw nga po, Panginoon, ang marinig, magturo at mangaral ka sa aming lahat at makikinig kami sa iyo. Salamat, Panginoon, tinatanggap namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, salamat sa Diyos na buhay. Good evening pong muli sa ating mga kapatid. Welcome sa ating OPM Online Prayer Meeting, Mondays to Fridays, 7 hanggang 8. Kung ikaw ay kakapasok pa lang, welcome ka sa Jesus Comfy Church. Ako si Pastor Roban at simula pa lang tayo, nandito na tayo sa Word of God. Kaya stay tuned, hanggang alas 8 lang tayo. At pinag-usapan natin ang series patungkol sa pagiging radical. At specifically, yung sa Bible, yung mga kabataan sa Bible na talagang radical ang kanilang naging pamumuhay. Kaya ang series natin is Radical Youth. Para mas maintindihan natin yung word na radical, para bang hindi ito yung normal. Hindi ito yung usual or traditional. It is something greater or extreme sa kanilang pamumuhay.
pinag-uusapan natin yung mga stories ng mga kabataan sa Bible at marami rin po tayong matututunan sa kanilang buhay. Ngayon, pag-uusapan natin yung radical obedience nitong si Maria or si Mary. At alam naman natin yung kanyang story, di ba? Pero bago tayo pumunta doon, and looking back, okay, for how many years? Maybe for some, 10, 20 years? Looking back at your old days, yung ikaw ay bata pa, mga 15 to 17 years old. Ay, siguro iba, ang tagal na, ang hirap naman yung pastor. Ang tanda ko na, ang hirap na alalahanin. Okay? Isipin mo lang nung nasa 15 years old ka, bandang 17 years old, ano yung mga plano mo sa buhay? Sige nga, paki-comment nga dyan. Tingnan natin kung ano yung mga pinaplano mo kung ikaw ay isang kabataan. So, kumbaga, yung iba syempre, nasa ano na yan eh. Yung iba, nakagraduate na ng high school, fourth year, o yung iba, papasok na ng college, okay? So, wala pang K-12 noon eh. So, ano ba yung mga pinaplano mo noon sa buhay mo? Mga ganun ka, ano ba yung mga talagang nagiging laman lagi ng isipan mo? Nako, tapos na ako sa high school life. Iba na yung buhay ko pagdating ng college. Diba? Maybe for some of us, ano kaya yung mga COVID dating dyan? Pastor, ang pinaplano ko kung saan akong school, diba, na papasok. Saan ako mag-entrance exam. Diba? O yung iba, sabi niya, Pastor, nagpaplano ko kung paano ako makakapag-abroad. Totoo yan. Yung iba talagang gusto makapag-abroad eh. Diba? So, ganyang kabataan, ano ba yung mga pinaplano ng iba? Ano kaya yung pwede kong pasukan trabaho? Di ba? Eh kasi syempre, medyo challenging yung iba, finances, di makapag-aral, mag-working student kaya ako. Saan kaya ako pupunta? Di ba? Mangibang bansa, okay? Marabi kayo ah. Yung iba, planong makapagtapos. Okay? Kahit 2 years lang. Diba? Iba yung thinking, iba yung mga plano niyan eh. So mga ganyan, mga transition. Tapos na yung mga araw niya ng saya. Parang easy-easy lang sa school. Papasok na sa college. Yung iba magtatrabaho. Nagpaplanong magbarko. Okay? Mga 15 to 17 years old, di ba? Ano kaya yung trabahong papasukan? Eskwelahan? So meron tayong mga plano. At alam niyo po, itong si Mary, salamat sa mga comment yung mga kapatid ah, meron na rin siyang plano. Pero, hindi gaya nung plano natin nung tayo yung mga kabataan pa. Somehow, parang medyo advanced na siya. Kasi, ang plano na, nakaplano na siyang ikasal kay Joseph. Wow! So, pinepreserve niya na yung kanyang sarili. She was betrothed to Joseph. Sabi dito sa verse 27 ng Luke chapter 1, si Mary ay isang dalaga na nakatakda ng ikasal kay Joseph. Alam mo nyo, sa mga Hudyo, mga Israelites, yung context ng mga babae, hindi talaga sila pinagtatrabaho eh. Ano talaga sila? Talagang magiging housewife. Alagaan yung mga bata, magsusupport sa kanyang husband. So wala siyang masyadong plano, kundi i-preserve yung kanyang sarili. At ang plano niya na yun ay, papakasalan ko na si Joseph. Sabi dito, si Joseph ay isang lalaki sa angkan ni David. Nga lang, sabi sa verse 28, imagine that, nakaset up na sa kanyang isipan. Nakaplano na, nakaschedule na. Ilagay lang natin sa context natin. Somehow parang meron ng catering. Okay, nakapag-food tasting na kami. Ikakasal na lang kami. Meron na akong gown na gagamitin. May suit na si Joseph. Okay na yung videographer, photographer. Eto na, plano na lang ikakasal. Meron na kaming date. Nga lang, in verse 28, lumapit ang anghel sa dalaga. At ang anghel na ito, si Angel Gabriel. He's the messenger of God. At alam nyo, mga kapatid, talagang kapag nagsalita si Gabriel, kapag binasa mo yan, kailangan maniwala ka. Kasi gaya ni Zechariah na hindi siya naniwala, hindi siya nakapagsalita. For 9 months, simula nung pinaglilihi si John the Baptist. So lumapit itong anghel na ito at binati si Maria. So wala siyang ginagawa na something para sa, alam mo yun, sarili niya. Kumbaga, she was already set yung kanyang puso na kakasal na lang ako kay Joseph. And bigla na lang nagpakita sa kanya yung anghel. At ang sabi ng anghel, sabi niya, magalak ka. So, rejoice! Di ba? Wow! Kung ikaw si Mary, ano yung pwede mong dahilan para ikaw ay magalak? Alam niyo sa Bible, kapag nakakita sila ng mga anghel, natatakot sila eh.
Kaya ang entrance ni Gabriel, rejoice, magala ka. Bakit? Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. So, wala siyang kaalam-alam. Kaya ang sabi sa verse 29, bakit ito kinakausap ng anghel? Kaya sabi ni Mary, sabi dito, naguluhan si Maria. Hindi niya alam, bakit ito kinakausap? Bakit ako magagalak? Bakit ako kinalugdan ng Panginoon? Bakit nasa akin ng Panginoon? Bakit may anghel na nagsasalita? So, naguluhan siya sa mga sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Alam niyo, minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, di ba? Nakaset na tayo. Tapos biglang, hindi man angel, pero it is the Lord who's speaking to you. Bigla na lang may sasabihin sa'yo na, Lord, bakit ganun? Di ba? Nakaset na ako dito eh. Tapos parang, teka lang, mag-i-interrupt ah. Biglang may intervention ang Panginoon. Sabi sa verse 30, sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. You see, sa kaguluhan, sa puso, sa isipan ni Mary, naguguluhan talaga siya. Hindi niya na alam ang gagawin. At alam na anghel na natatakot siya, pero sabi, huwag kang matakot. Sabi niya sa verse 31, makinig ka. Sabihin mo lang sa mga kasama mo, makinig ka. Ayun. Makinig daw si Maria. So, sabi ni Maria, sabi ng anghel kay Maria, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. In verse 30, sabi sa verse 31-32, siya'y magiging dakila, tatawaging anak ng kataas-taas ng Diyos. So, nag-explain na ito si Gabriel. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob, magpakailanman ang kanyang paghahari ay walang katapusan. So, in-explain ni Gabriel na magbubuntis ka, Mary. So, ikaw yung pinili para magdala ng Kristo, ng Messiah. Alam nila yon, alam ni Mary yon, na hinihintay nila yung Messiah. Nga lang, naguguluhan siya. Kasi bigla-biglang dumating yung angel. At ito pa yung tanong sa buhay niya. Paano kung manganganak? Sabi sa verse 34. Paano pong mangyayari ito? Gayong ako ay isang birhen. Alam nyo, talagang they kept themselves pure bago sila ikasal. Itong mga Hudyo na ito, yung mga tao na nakatakdang ikasal, talagang wala silang sexual relationship kahit engaged na sila doon sa kanilang magiging asawa. Sabi ni Mary, magbubuntis ako, pero paano itong mangyayari? Birhen ako. So yung kanyang question is a logical question. It is a natural question para sa isang tao na, teka, walang nangyayari sa amin ni Joseph, hindi pa kami kinakasal, pero nakatakda na kami ikasal sa kanya. Nakatakda na ako ikasal sa kanya. In verse 35, sumagot ang anghel. At sabi ng anghel, sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. So pinakita ng Diyos, pinadala niya si Gabriel. Sinabi ni Gabriel yung plano ng Diyos kay Mary. Sabi ni Mary, paano mangyayari ito? Naguguluhan ako, natatakot ako, virgin ako, paano ito mangyayari? Sabi ni Gabriel, you will be overshadowed by the Holy Spirit. At doon nga, alam natin yung nangyari, di ba? Tinanggap ni Maria. Sumunod siya doon sa sinasabi na mensahe ng Panginoon. And ang gusto ko ibahagi sa inyo ngayon, yung pagiging radikal sa pagsunod sa ating Panginoon. Minsan, may mga plano na tayo sa ating buhay. Pero may pagkakataon na dumarating ang Diyos. Nagpapadala siya ng mensahero, ng kanyang mensahe para sabihin sa iyo na huwag mong ituloy yan. May sasabihin siya na, eto ang gusto kong mangyari sa buhay mo. Eto talaga ang plano ko sa buhay mo. And are we willing, no, to obey the Lord kung ano man yung mensahe niya sa atin? Kasi most of us, normal, traditional, the usual way, hindi, plano ko na to, hindi na to pwedeng mabago. Alam mo yun, maraming risk. Kasi alam nyo, unang-una, para kay Mary, delikado yun para sa kanya. Kapag nalaman ng mga tao na siya'y buntis,
Tapos, hindi pa sila ikinakasal. Pwede siyang batuhin hanggang sa mamatay. It was a disgrace to her family. Kasi siyempre, sinong maniniwala sa'yo na ikaw ay nagdadala ng dadalang tao at wala kang sexual relationship sa kahit sinong lalaki? Eh, ito pa isang problema niya. We know the story. Si Joseph na minahal siya. Si Joseph na talagang inilaan yung kanyang sarili at naghihintay na sila ay ikasal. Bago sila mag-honeymoon, tapos mababalitaan niya, sasabihin sa kanya ni Mary, Joseph, meron akong balita sa'yo. Isang good news, isang bad news. Sabi Joseph, ano yun? Ano gusto mo unahin ko? Sabi ni Mary. Diba? Ang gusto kong unahin, sabi ni Joseph, bad news mo. Good news muna, sige, good news. Sabi ni Mary, good news, andito na ang Messiah. Si Jesus Christ, nandito na. Sabi ni Joseph, yeah, sige, sige. Sabi siguro ni Mary, o ano na yung, alam niyo yung bad news, Joseph? Buntis ako. At hindi ikaw ang ama. Diba? Okay, isipin mo yun. Diba, para kay Joseph, ang hirap nun. Nakaplano na tayo, Mary. Anong ginawa mo? Pero alam mo, hindi naman pinabayaan ng Lord si Joseph. Nagpakita rin ng Panginoon kay Joseph at binigay sa kanya yung mensahe through a dream. Kaya hindi sila naghiwalay. At nandun nga si Joseph, kinumit niya yung kanyang sarili na talagang maging ama para kay Jesus in the natural. Doon sa kanyang pagiging baby, pagiging bata, meron pa rin magiging tatay. At si Joseph yun. Ngayon, balik tayo kay Mary. Bakit natin sinabing radical ang kanyang pagsunod? Kasi for some of us, maaring maraming pagkakataon na may sinasabi ang Diyos sa atin pero hindi talaga tayo sumusunod sa Kanya. Number one, paano nagawa ni Mary'ng sumunod na talagang extreme, talagang yung it's not the usual para tanggapin mo yung task na yun, yung calling as a mother of the Lord Jesus Christ. Number one, naging madali sa Kanya. Tumulong to sa Kanyang buhay para sundin niya ang mensahe ng Panginoon, ang instruction ng Lord. Kasi number one, she received a clear instruction from God. She received a clear instruction from God. Malinaw niyang narinig. Malinaw niyang naunawaan ang instruction ng Panginoon. Although may mga tanong si Mary, sinagot yun ng anghel. Sabi niya, virgin ako eh, paano ako magdadalang tao? Sabi niya, the Holy Spirit will overshadow you. Paano siya nakasunod? Unang-una, mahirap kasing sumunod kapag malabo sa'yo yung instruction. But the good news is, when God speaks, He speaks a clear instruction to all of us. Pag binasa mo yung Bible, mga kapatid, starting from Genesis hanggang sa buhay ni Jesus, kapag nagsasalita ang Diyos, talagang very clear. Hindi malabo, hindi mo na kailangan ipuzzle out pa, bubuin mo ano bang message ni Lord. Malinaw siyang nagbibigay ng instruction. Sinabi sa kanya, oh, virgin ka, huwag kang mag-alala, merong mag-overshadow sa iyo yung Holy Spirit. If you look at the life of Noah, di ba si Noah, pinagawa siya ng arko? Binigay ni Lord yung mga sukat ng kahoy at sakto yung sukat. Ang kailangan niya lang gawin, sumunod dun sa sukat na sinasabi ng Panginoon. Huwag mo susobrahan kung anong kahoy gagamitin mo, ilang palapag ang arko. God gives clear instructions. Ganun din kay Moises. Mababasa mo si Moises, sabi ng Lord, gumawa ka ng tabernakulo. And that will be my dwelling place. Ayun. Yung tabernacle, yung gagamiting ginto, yung pani yung design, anong kulay. Sinabi lahat ng Lord sa kanya yun. We know the story of Jonah. He's giving direction. Sabi ni Lord, Jonah, pumunta ka ng Nineveh. Napakalinaw. And even the Lord Jesus Christ, nung nagsasabi siya, Peter, ihagis mo yung lambat mo sa kanan, hindi sa kaliwa, sa kanan. God gives a clear instruction. He speaks clearly. Kaya alam niyo, madaling sumunod kapag nakakarinig ka mismo sa boses ng Panginoon. Alam niyo, kapag malinaw mong naririnig si Lord to, yun ay tutulong sa'yo para, Lord, salamat po. Kasi alam ko ikaw. And we just need to listen and to obey kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Sabi sa verse 36, sabi nung anghel sa kanya, Mary, di ba yung kamag-anak mo si Elizabeth ay baog? Gayon man ay naglihi siya. At ngayon, ika-anim na buwan ang kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos.
Alam niyo yun, mga kapatid, marami sa atin, siguro sasabihin natin, siguro, Pastor, kapag anghel ang nakausap ko, susunod na ako. Alam niyo, sa panahon nila, talagang ang Panginoon ay nagpapadala ng prophet, ng angel, para sabihin yung kanyang message. Sa panahon natin, hindi mo na kailangan na may bumaba pang anghel. Hindi mo na kailangan na magbukas pa yung langit, Lord, magsalita ka nga, hindi na. Nandyan na sa Bible. Andyan yung Word of God. Kapag nabasa mo yung salita ng Panginoon, kapag naririnig mo ang tinig ng Panginoon sa pagbabasa mo, sa pag-attend mo, it is God who's speaking to you. And I know there are a lot of people watching and listening tonight na may instruction si Lord sa iyo eh. May pinapagawa ang Panginoon sa iyo. Ang gusto ng Diyos, radikal na ikaw ay sumunod. Maaring yung ibang tao, hindi nila maunawaan. Yung mga kasama mo sa bahay, hindi nila maintindihan, sumunod ka. Kasi hindi naman sa kanila binigay yung mensahe, sa iyo binigay yung mensahe. And you will be accountable for your own actions. Alam mo, hindi sinisi ni Maria si Joseph. Hindi niya sinisi, kasi kayo na eh, dapat, hindi ako susunod kasi yung nanay ko, pinipigilan ako eh. Yung tatay ko, hindi. Siya nakarinig ng mensahe, nasa kanyang accountability na sumunod. Tingin ka rito, naririnig mo ba ang mensahe ng Panginoon? Is God giving you instructions? You would be accountable. And I pray, itong kabataan na ito, 15 to 17 years old, hindi niya nireject yung salita ng Diyos. And a lot of youth right now, alam mo yung kapag patungkol sa Bible, parang tingin lang nila, ah siguro pag matanda na, tsaka na ako magseseryoso. Alam mo kapatid, hindi. Even the youth, the generation of the youth in the Bible, ginagamit ng Panginoon. Nangungusap ang Diyos sa mga kabataan. Kaya alam niyo, bilang mga magulang, mga kapatid, turuan natin magbasa ng Bible. Isama nating umatend. Buong pamilya tayo makinig ng salita ng Diyos. You know why? Hindi mo alam nangungusap ang Diyos sa anak mo. At ikaw naman, kabataan, kapatid, you need to obey God. Alam mo yun, mga kabataan ngayon, sino bang sinusunod ng mga kabataan ngayon? Sino ba'y nagiging influence ng iyong buhay? Kung si Mary, nag-influence sa kanya si Angel Gabriel at na overshadow siya ng Holy Spirit, yung mga kabataan ngayon, tayo ba ay napupuspos ng banal na Espiritu? Banal na Espiritu ba yung ating nagiging influence sa buhay? O kung sino-sinong influencer sa online, sa YouTube, sa TikTok, sa kung saan man, sa Twitter, hindi ko alam. But you know, and God is telling you right now, hayaan mo ako mag-influence sa iyo. Yan ang sinasabi ng Panginoon, yung salita ng Diyos, ito yung maging pamantayan ng buhay mo bilang kabataan. Bakit? May magandang plano ang Panginoon. And for Mary, radical obedience. You know why? Because number two, she yielded totally to God's plan. She yielded totally to God's plan. Lahat ng mga plano niya, yung yield, makikita niya sa mga nagdadrive, yung parang triangle yan na may ganun. Tapos may mga bike. Ibig sabihin ng yield, pag nakita mo yung sign na yun, paunahin mo yung mga nagbibisikleta. Paunahin mo yung mga pedestrian. Ganun din sa buhay natin. Meron kang plano eh. Dire-diretso ka sa plano mo eh. May gusto kang nangyari. Pero ang mga radikal na mga Kristiyano sumusunod sa Diyos. Kahit meron na siyang pupuntahan, kapag sinabi ng Lord, yield to my plan. Sige Lord, kung ano plano mo, unahin namin. Sige Lord, yung kalooban mo yung masunod. I know, minsan nakita mo na yung sign. Marami sa atin. Nakita mo na yung sign. Nakita mo na yung plano. Narinig mo na yung mensahe ng Panginoon. Pero diretso ka pa din sa sarili mong plano. That's why a lot of us, napapahamak tayo. A lot of us, naliligaw tayo. A lot of us, hindi tayo nakakarating dun sa destination talaga natin na hinanda ng Panginoon because we are not willing to yield ourselves, our plan, totally to God's plan. Alam mo yung yielding ourselves to the Lord? Ibig sabihin niya, Lord, sige po, kung ano pong gusto nyo. Kung ano po yung plano nyo, yung po yung masunod para sa akin. For Mary, it was a radical obedience. May plano na sila eh. Nakaset na sila eh. Pero sige Lord, kung ito po, kahit po mahirap, alam ko po, sabi nyo, walang imposible sa inyo. Lahat kaya mong gawin. At kapag plano nyo to Lord, sigurado makakabuti to para sa aking buhay. Proverbs 19:21. Ang isang tao, maraming iniisip, maraming binabalak. Tama? Marami tayong gusto gawin. Ngunit,
ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. So why waste your time pursuing your own selfish desires and plans? While ang sabi ng Bible, dahil anak niya, yung kalooban niya pa rin masusunod. Tandaan mo, laging mas maganda plano ng Diyos. Walang makakapigil. Minsan, may pagkakataon, kailangan nating mahirapan, madapa, mahinto, mabangga, para anong sasabihin ng Panginoon, oops, kasi mali ang dinadaanan mo. Mapapahama ka dyan. Inalaw ko na mabangga ka para mag-stop ka muna kasi wala kang tigil eh. And you yield to my plan. Oh, huwag ka muna dyan, pack, then take a U-turn. Psalm 33, verse 10 to 11. Sinisira ng Panginoon ang plano ng bansang hindi kumikilala sa Kanya. Sinasalungat niya ang kanilang binabala. And this is a powerful verse. And for some, this is a fearful verse. It's a terrible verse for some, those who disobey the Lord. Kapag hindi mo kilala ang Panginoon sa buhay mo, may plano ang Diyos, wala. Wala rin pupuntahan. Sinasalungat ng Diyos lahat ng binabalak. So you're wasting your life, you're wasting your time, doing your own selfish plans. Pero pag hindi yun plano ng Panginoon, ang sabi ng Bible, sinisira ng Panginoon, pasalungat eh. And syempre, alam naman natin mangyari kapag pasalungat tayo sa Diyos. Hindi ba? Lalo lang tayo masasaktan. Parang sinisipa lang natin yung dulo ng talim. Verse 11, ngunit ang plano ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ang kanyang balak sa salit-saling lahi ay matutupad. Alam mo itong verse na ito, sinasabi rito, kapag may sinimulan ka, may pinlano ka, pero hindi yan ang plano ng Diyos sa'yo, pakinggan mo, hindi yan magtatagal. Kahit marating mo man yung gusto mo, hindi pa rin magiging fulfilling. Kasi hindi ka doon ginawa ng Diyos. Hindi ka doon, hindi ka para doon ginawa. Alam mo yun, may mga plano tayong sarili. May mga gusto tayong gawin. Sige, person mo, you spend your whole life, your energy, strength, emotions, and effort, sacrifice. But if it's not God's plan for your life, hindi yun fulfilling. You will not find true meaning and satisfaction. Walang sense of fulfillment. Pagdating mo sa tugatog, sa tagumpay, wala pa din. Why? Kasi hindi ka dun tinawag. Eh. Kahit maganda yung plano, konkreto, maayos na, and then you can say, Lord, ito yata plano mo eh. Pero pag hindi talaga plano ng Lord, it will not be fulfilling in life. Pag hindi ka dyan tinawag ng Diyos, kapatid, it's time for us to change and to yield totally our hearts, our plans to God's plan. Pangatlo, panghuli, napakabilis lang para kay Mary na sumunod. Radical talaga yung pagsunod. Eh. Kasi pangatlo, panghuli, yung kanyang puso, her heart was surrendered to God's will. Yung kanyang puso ay isinuko niya na sa kalooban ng Diyos. Ano sabi niya sa verse 38? Sumagot si Maria, pagkatapos niyang marinig yung lahat ng paliwanag ng anghel, pagkatapos niyang magtanong, sinagot ng anghel, isinuko niya na yung kanyang puso, yung kanyang kalooban. She surrendered her heart to God's will. Sabi niya sa verse 38, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi at pagkatapos umalis na yung anghel. Sabi niya, ako'y alipin. Alam mo, bigyan lang natin ng konting theology na yung mga tao, di ba tayo, we admire Mary and we respect yung mga talagang nag-a-admire kay Mary to the point na medyo challenging at hindi na nagiging tama na siya ay sasambahin. Kasi for this moment, sinasabi niya that I am a slave of God. That she needs a savior. Kaya alam mo, hindi siya dapat sambahin. Yes, we admire her, but hindi siya sinasamba. Kasi mismo siya ang nagsasabi, alipin ako ng Panginoon. And you know, we can admire Mary yung kanyang pagiging surrendered. Alam mo, mahirap kasi maging surrender sa Diyos. Kapag, mahirap sumunod sa Diyos kapag hindi ka pa surrendered. Yung puso niya, sinurrender niya. Yung plans niya, sinurrender niya. Yung will niya, Lord. And that is one evidence of spiritual maturity. Na yung tao, kung anong kalooban ng Diyos, yun ang kanyang magiging buhay.
mas masusunod niya yung Diyos eh. Bakit? Simple lang. Kasi isinuko niya na yung sarili niya sa Panginoon. Hindi na siya yung Lord ng kanyang buhay. A lot of us, nahihirapan tayong sumunod sa Panginoon. Nahihirapan tayo na sundin yung kalooban niya. Yung plan niya, it's because we are not totally surrendered to God. Kumaga yung ibang part lang siguro ng buhay natin nakasurrender kay Lord. Pero ang sabi dun, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding in all your ways. Yung buong buhay, lahat ng gawain, acknowledge Him and He will direct your path. Straight. In Luke 9:23, as we follow the Lord Jesus, anong sabi niya? Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan. It's a must. Hindi option. As we follow God, it's a must. Sabi niya, number one, itakwil ang sarili. Pangalawa, pasanin araw-araw ang kanyang krus. At, sabi niya, sumunod sa akin. You see, magkakakonekta yun eh. Sabi niya, you want to follow me? You must deny yourself. Your wants, your will, your emotion, yung mga plano mo. At kapag dininay mo na yung sarili mo, papasanin mo yung krus. Cross means death. Ituturing mo na yung sarili mong patay. At ikaw ay muling bubuhayin ng Panginoon. At ang buhay natin ngayon, tayo, ang Master, ang Lord natin, si Jesus na. Mahirap kasing sumunod pag ikaw yung boss. Di ba? Nautusan mo na ba yung boss nyo? Nag-aalangan ka nga eh. Kasi why? Alam mo, empleyado ka, staff ka niya eh. Hindi mo siya utusan. Pero yung boss mo, kapag nagsasalita, sumusunod ka. Why? Boss siya eh. Ganun din kay Lord. Hanggang hindi mo sinusurrender yung sarili mong alipin ng Diyos. Surrender totally every part of your life. It will be difficult for you to follow. Kaya alam mo yung mga taong sumusunod, yung itinakwil na yung sarili, denying ourselves and carrying our cross daily, alam mo yung pag-surrender, ito yung araw-araw na pagsunod sa Panginoon. And you see, surrendered life is an everyday process. Marami sa atin, marami pa tayong dapat isuko sa Panginoon. And hindi lang ito isang beses. Ito ay araw-araw na dapat natin gawin. Radikal ang pagsunod ni Maria kasi nakarinig siya sa Diyos. Radikal yung pagsunod niya. Yung ibang tao mahihirapan pero siya is radical because she yielded her plans to God's plan. And she surrendered her life to God. Kaya alam niyo bilang mga Kristiyano, pinapakita dito yung buhay ng isang alipin ng Diyos. Tunay na anak ng Panginoon. Yung pagsunod. Mahirap sumunod pag tayo yung Lord. Mahirap sumunod pag tayo yung Master. Kaya ngayon, alam mo mga kapatid, I believe God is speaking to us. And there are things in our life na pinupoint out ni Lord, anak, ito, hindi ka sumusunod dito. Anak, hindi mo ito inaayos. Anak, may maganda akong plano, pero kailangan mo lang i-yield. Magpasakop ka sa plano ko, sa buhay ko. Kaya mga kapatid, if you see yourself, Lord, ako yung makasalanan. Lord, ako yung nagkulang. Kapatid, sabayan mo ako sa panalangin. We invite you to close your eyes and bow your heads in prayer. Heavenly Father, maraming salamat sa message mo sa amin. Thank you for you have good and great plans for us. Ang kailangan lang namin gawin, Lord, ay sumunod. At para mangyari ito, kailangan isuko namin yung sarili namin. Kalooban namin, mga plano namin, kagustuhan, at magpasakop sa iyo. Because we know your plans are better. Your plans are greater than our plans. Mas makakabuti yung plano mo sa amin. Kaya, kailangan lang namin magpasakop sa iyong kalooban. You're that person tonight. And you're saying, Pastor, ako yan. Kailangan ko ang Diyos. Maraming pagkakataon, hindi talaga ako sumusunod. Hingi tayo ng tawad, kapatid. Maging radical tayo sa pagsunod bilang isang anak ng Diyos. Sabayan mo ako sa panalangin. Join me. Close your eyes and bow your heads. From the bottom of your heart, sabihin mo ito, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Lord, patawad po. Marami akong pagsuway sa iyo. Sa akong makasalanan. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang puso ko.
tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan sa langit kasama ka. Banal na Espiritu, tulungan niyo akong makasunod. Paguhin niyo po ako, Panginoong Jesus, maghari ka sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Kapatid, gusto mabay tayo sa prayer ang magandang balita. Pinatawad ka na ng Panginoon. Ngayon, sumabay ka, ikaw ay meron ng bagong simula. Buhay na walang hanggan ang naghihintay sa'yo. Pero wala pa tayo sa langit. Pero doon tayo pupunta. Habang nandito tayo, nagsasalita ang Diyos sa'yo. Mangungusap ang Panginoon sa'yo. Kapag narinig mo yung tinig niya, huwag magmatigas ang ating puso. Sumunod tayo. Kahit parang hindi mo naunawaan, pag nabasa mo ang salita, narinig mo ang Panginoon, sumunod ka. At makikita mo, mas maganda talaga ang plano ng Diyos sa ating buhay. Amen! Five minutes, tapos na tayo. Para sa mga anak ng Diyos, laging makikita sa atin yung pagsunod. Kaya, sabayan nyo kami, panalangin din natin ang bawat isa. One more time, we encourage you to join us in our prayer. Close our eyes and bow our heads. Heavenly Father, maraming salamat sa message mo sa amin. And na-check kami doon. Yung mga plano pa rin namin ang sinusunod namin. But we're laying before you, Lord. All our plans, all our emotions, all our will. Lord, we surrender to your plans. We surrender everything to you. Na alam namin na mas magaling ka sa amin. Mas tama yung mga panukala mo. Mas magaling ka sa mga plano namin. Kaya Panginoon, every day is a surrender life day. Gusto mo na buhay namin ay araw-araw sinusuko namin sa iyo. Hindi lamang pag may problema, kundi Lord, sa panahon ng pagpapala, sa panahon ng pananagana, gusto mo na suko pa rin namin ang buhay namin sa iyo. Di ka namin makalimutan. Kaya Panginoon, you empower your children by your Holy Spirit. Kung paano mo po, Lord, ikaw ay nalugod kay Maria dahil kay Jesus, nalulugod ka sa amin. And help us to honor you with our life in our obedience. Tulungan mo kaming makasunod, Panginoon. Binabasag namin ang mga matitigas na puso, mga rebelding puso, isipan. But Lord, ito ay pinapasuko namin sa iyong kalooban. Ngayong gabi, ang prayer namin sa mga may sakit ay kapangyarihan ng Banal na Espiritong magpagaling. Sa iyong mga latay, pinagaling na kami. Kaya Diyos, aming Panginoon, Ama sa langit, pinaniniwalaan namin ang salita mo. Lahat ng sakit, pinagagaling mo mula ulo hanggang talampakan. Kahit ang mga mental, emosyonal, maging spiritual, pinagagaling mo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makaranas ng kagalingan, panunumbalik ng kalakasan, at magandang kalusugan. Salamat po, Lord, sa aming pagsunod, merong kagalakan, may kapayapaan sa aming puso. Gaya ni Maria, sinasabi namin, sinasabuhay namin, kami ay alipin ng Panginoon. Kalooban mo, masunod, at di ang aming sariling kalooban. Maraming salamat, Lord. Tinatanggap namin to sa pangalan ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos sa pag-join mo sa ating prayer. Sumabay ka ba, kapatid? Kapatid, congratulations. Answered prayer na tayo. Thank you, Lord, for healing, provision, empowerment of the Holy Spirit. Patuloy tayong manalangin. Huwag tayong hihinto. Dire-diretso lang sa ating pananalig sa ating Diyos. Maraming salamat sa mga kapatid natin na nag-share sa ating live video, digital evangelist. Salamat sa buhay mo. Ganun din sa mga faithful kingdom partners. Salamat po sa mga sumusunod sa pagbibigay. O maaaring dito tayo tinatawag ni Lord sa pagbibigay. Ayan, sa ating comment section, andyan yung ating GCash number, ang love offering mo. Tinatawag tayo ng Diyos na sumunod sa Kanya sa tithes and love offering. Praise God! Ayan, salamat.
salamat at syempre tanggapin niyo po masaganang pagpapala kung kayo ay na-bless ng gawain ng Panginoon ng kanyang mensahe. Kinipo ka ng Panginoon, pinagaling, sumagot ang Lord sa prayer mo. Huwag mong kalimutan na ito. Magpalit tayo sa kanya. At syempre ang Lord hindi madamot. Ibabalik niya yan sa iyo. Gustong takal, sisiklipi, mahapon. In advance, tanggapin niyo na ang pagpapala. Thank you for joining us muli dito sa ating online prayer meeting. Kanina po, nung nag-pray tayo, sumabay po ba kayo na tinanggap niyo si Jesus sa buhay niyo bilang Lord and Savior? Humingi na ba kayo ng tawad? Ang good news, anak ka na ng Diyos at meron ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Kaya sabay-sabay tayo. Sabihin mo, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen. Power's in you, Messiah, my Lord. In Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Muli, maraming salamat sa pag-join nyo dito sa ating OPM online prayer meeting Mondays to Fridays, 7 hanggang 8. Maya-maya, konting pahinga lang, alas 8:30, meron tayong Wednesday Bible Study. Join us, ating messenger, para lalo kang lumalim sa pananampalataya. Saka lamang, sa grasa ng Panginoon. God bless you. Have a great night. See you again. Bye!